Good morning, narito tayo ngayon sa video kung paano po tayo gagawa ng ating Pi Wallet. Una ay i-click po ninyo yung tatlong guhit na yan. Lalabas po yung Home Pi Browser Utilities. Pag nakita nyo yan, i-click po ninyo yung Pi Browser. Pagkatapos, lalabas po itong Sign In to Pi Browser. Pag hindi nyo nakita yung Sign In to Pi Browser, i-slide nyo siya pataas kasi baka nasa ilalim. Depende doon sa CP kasi. Minsan nasa ilalim yan, kaya slide nyo pataas. Pag nakita nyo yung Sign In to Pi Browser, i-click po ninyo yan, dadalhin po kayo nyan dito sa install. I-click na yung install, mag-i-install yan sa CP nyo. Pag natapos yung install, lalabas yung open. Yan, tapos i-click na ninyo yung open. Lalabas na po yung inyong Wallet Pi. So, pag nakita nyo na yan, yung Welcome to Pi Browser, i-click po ninyo yung Wallet Pi na yan. Tapos lalabas po yung generate wallet. So dito na kayo gumagawa na kayo ng wallet nyo. I-click po ninyo itong generate wallet. Okay, dito tayo mag-ingat ano sa number 7. Dito, sabi rito, your wallet is successfully created. Store your passphrase. Ang sabi dyan sa itaas. Yung number 7 na yan, merong words dyan na ibibigay sa inyo na 24 words. Kailangan makopy nyo yon. I-click ninyo yung copy. Pag na-click nyo yung copy, pumunta kayo sa messenger nyo. Tapos, i-save ninyo doon. Bali, i-paste nyo doon, i-send ninyo sa messenger nyo para yung 24 words na ibinigay sa inyo na yan ay pwede ninyo uling makita. Dahil sabi rito, nakalagay dito sa ibaba, this will be the last time we will show you your passphrase. No one other than you know this. So, you must store it safely. If you lose it, all tests in Pi stored in your wallet will be inaccessible forever. So, pag nawala na yung inyong nalimutan nyo itong passphrase ninyo, ito kasi yung pinaka-password nyo, itong passphrase na to. Pag nawala na yan, hindi nyo na mabubuksan ang wallet ninyo. Kaya dito, kapag nandito na kayo sa number 7, ay i-copy-paste ninyo yan, i-copy na yan, o kaya i-screenshot ninyo para meron kayong nakatabi na passphrase. Kasi kapag naklik na ninyo yung copy, lalabas na po ito. Yan, lalabas po ito pag naklik nyo yung copy. Paglabas nyan, ang sabi dyan, I save my passphrase. Ibig sabihin, na-save na ninyo, na-itago na ninyo, na-itabi na ninyo, na-screenshot na ninyo yung passphrase ninyo. Kaya, i-click ninyo yung I save my passphrase, lalabas na ngayon ito. Pag lumabas ito, ibig sabihin, ay kailangan na ninyong ilagay yung passphrase ninyo dyan sa loob. Ilagay ang passphrase dito sa loob, i-paste nyo bago nyo i-click yung unlock with passphrase. Ano? Dito, kumbaga ilalagay na ninyo yung passphrase nyo rito. I-paste ninyo. Kung hindi kayo marunong mag-copy-paste, mag-aral po kayo. Dinidiinan lang yung diinan nyo lang yung box na yan, lalabas na yung paste. Kung na-copy ninyo, ano? Ngayon, kung wala kayong na-copy, wala kayong mailalagay dyan kahit may lumabas na paste. Kaya kailangan makopy ninyo tapos may paste ninyo siya rito. So, mag-ingat kayo sa proseso na yan dahil na nakakarito. Ang importante lang dito, masave ninyo yung passphrase ninyo. Pag na-click na ninyo yan, itong unlock with passphrase, na-click na ninyo, dadaling kayo rito sa copy uli sa wallet address ninyo. I-save din nyo uli yan, yung copy niyang wallet address ninyo. Pag na-save na ninyo, tsaka nyo i-click yung continue. Pag na-copy ninyo, yung number 10, na-copy, na-click yung copy, dali nyo rin sa messenger nyo, i-send nyo ron, i-paste nyo doon. Tapos i-click nyo rin ninyo itong continue, itong number 11. After nyan, lalabas yung confirm, i-click nyo yung confirm. Pagkatapos nyan, tapos na. Finish na. Ito na yung pinaka-wallet ninyo. Bibigyan kayo ni Pi ng 100 na Pi na pang-testing. Pang-testing lang po itong 100 na ito. Hindi ito yung tunay na Pi na naiipon natin. Ito ay pang-testing lang. Pagka kailangan kasi practicein ninyo gamitin ang Pi, gamitin nyo ng gamitin yung 100 na yan para matest ninyo yung inyong Pi wallet. Pag naubos yung 100, bibigyan uli kayo ni Pi pag magre-request kayo. So sana ay natutunan ninyo yung paggawa ng Pi wallet. Okay, thank you.